the palace officials, the new impeachment case against the president is nothing but a waste of time. There are bigger problems, they say. But other than these problems, there is one thing that seemed worth their time, a survey showing the president's negative but improving ratings. Here is Jovi Francisco with story number two. Pang-apat na impeachment case na laban kay Pangulong Arroyo isinampa sa Kamara kanina. Pero ang Pangulo, imbis na mataranta, nagpunta na lang sa Laguna. Tila humuhugot ng kumpiyansa mula sa mga kaalyado niya sa Kongreso. Tulad ng dati, di ko mambibig niya sa anumang komento tungkol sa impeachment case. Pero sabi nga, actions speak louder than words. Imbis na banata ng mga bumabangga sa kanya, tinapatan ng Pangulo ng apat na bagong proyekto ang panibagong kaso ng impeachment. Kasama na dito ang isang bagong batas na poproteksyon sa mga homeowners para hindi basta-basta mailit ng bangko ang bahay nila. Mga bagong housing projects, rural electrification sa ilang barangay sa Laguna at labing dalawang cheque worth 50,000 pesos each para sa livelihood project ng mga taga-roon. Tingin kasi ng mga taga-palasyo, mas may impact nga naman sa mamamayan ang mga bagong biyayang ipinamulubod nila kanina kaysa sa lumang mga kaso na laman ng impeachment complaint. At ekonomiya din ang mensahe ng Pangulo kanina sa anibersaryo ng RFM Industries. Kailangan maghanda na ang lahat sa epekto ng global financial crisis, imbes na ilaan ang oras sa pamumulitika. I am urging the developed countries, or G7, to consider the interests of developing countries in their plan to prevent a worldwide economic meltdown. Maliban sa mga depensang iyan, naniniwala kasi ang mga taga-palasyo na tulad ng nagdaang tatlong impeachment cases, malalampasan din ng Pangulo ang ika-apat na ito. Isama pa raw ang pinaka-recent survey ng SWS kung saan kahit mababa pa rin ang marka ng Pangulo nitong Setyembre, mas mataas na ito kaysa sa nakuha niyang grado noong Hunyo at Hulyo. Ikinatuwa naman ito ng mga opisyal ng palasyo, kahit dati-dati, allergic sila sa anumang resulta ng kahit anong survey. Jovi Francisco, The Evening News. Before we give you today's top story, here is a recap. At number 10, self-proclaimed Spider-Man.